sa dami ng mga in-order ko sa Lazada, hindi ko na alam kung ano tong product na to. Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note and comment down below, please share and like this video. Kamusta kayo? It's a beautiful day. Kagigising ko lang at nahalata ba? Ang tama ko, gigising ko lang. Putla-putla ko. Anyway, okay. So, I just wanted to do a simple vlog today. Pero hindi ako masyado nag-vlog nung mga nakaraang linggo. Hindi ko na alam tuloy kung paano siya gagawin. So, naisip ko na all throughout the day ay magkasama tayo. At the same time, may mga bagay akong isi-share sa inyo. At isa na doon ay etong hilig ko ngayon sa pag-inom ng infusion tea. This is caffeine free. This is by Stash. Sobrang amang blueberry superfruit herbal tea. And this is how I, paano ba? Every time nag-crave ako ng sobrang matamis, I try to drink this instead para hindi ako mag-crave ng zagu o kaya ng, ano ba? Yung mga, ito yung mga may pearls, pearls. Kakaligo ko lang. Very rare occasion na naliligo ako ng ganito kaaga. Kasi today is going to be a filming day. Kaya kailangan natin medyo mag-makeup ng konti. Kasi yung aking face ngayon ay it's just oh natural. And sobrang nagugustuhan ko itong tinetest ko ngayon na skincare products. I'm going to show them to you. So here are the products na I was talking about kanina. Ito yung mga Comleaf products. Ito na lang yung ginagamit ko. Of course, I'm going to be adding sunscreen later. Ito, tinatago ko dito sa Miss Bella na skin fridge ko. Yung kulay, parang aqua. Yan ang pang umaga. Tapos, ito naman yung pang gabi. So, yan yung mga products na tinetest out ko ngayon. Basta may itetest out ako na bagong product, dito ko yung nilalagay sa aking Miss Bella skincare fridge. Kung interesado kayo, I will be linking yung kanilang Instagram sa baba if you want your own skincare fridge. And right now, I am watching Nina Rayos. Hi, Nina! Kamusta ka dyan? So, ayan. Nag-order sila nung ano, Jollibee Chicken Joy na ready to cook. Gutom tuloy ako. Hindi pa kasi ako nag-aagahan, kaya talaga kumakalam yung sikmura ko habang pinanonood ko yung vlog niya. Anyway, tayo ay mag-skincare muna. If you want an exclusive review nitong mga products na to, I think, hindi ako sure kung mauuna yon o ito, but tapos ko na yun gawin. Maganda siya as in. Naanlakas maka-glass skin nito. Tapos hindi ako tinitigyawat kasi talagang purgang-purga na siguro yung mukha ko sa mga Centella Asiatica infused mga products kasi yun yung star ingredient nila. So, mag-skincare lang ako and I'll be back! At dahil mainit ang panahon, ito ang aking gagamitin as my sun protection. Ito yung sun gel ni Fresh Skin Lab from the 98 Tomato Glass Skin na line nila, okay? So, ito kasi, gel type siya. Ayan siya, gel. Gel. Sun gel nga siya. Tapos, parang naglalagay ng paste sa mukha. Kasi parang ganun yung itsura niya. Pero, hindi siya yung tipo na sunscreen na parang merong layer oil on top of your well-hydrated skin. Kasi hindi maganda yung feeling. So, ito muna yung ginagamit ko ngayon kasi sobrang init po dito sa ating bansang Pilipinas. Okay! Skincare is done! At para sa ating makeup look for today, simple lang siya. Gandang pulbot lip tint lang ang gagawin ko. Actually, hindi mato lip tint. Lip balm siya. Ito yung isa sa akin mga favorites na lip product from Dior. So, here's everything and I'm just gonna do my face really quick.
makeup, para mukhang face ko pa din, pero mas level up ng konti. Labas muna tayo saglit kasi meron akong Lazada delivery. Ayun, kuya! Thank you! Ma'am, need picture, ma'am. Sa dami ng mga in-order ko sa Lazada, hindi ko na alam kung ano tong product na to. Tayo po ngayon ay maliligo na. Actually, nakaligo na ako diba kanina umaga. Itong batang to, hindi pa naliligo! Kaya eto, maliligo muna tayo. Dalawang sabon yung ginagamit ko kay Liam ngayon. Si Johnson, ginagamit ko sa kanyang katawan. Super love niya yan. Tapos, medyo may butlig-butlig kasi siya sa face. So, ang ginagamit ko sa face niya, ito si Baby Flow na Soap Free. So, silang combination ngayon ang ginagamit ko. Start muna tayo mag-shampoo! Sa face, ito yung gagamitin natin. Ayan, tayo! Tayo na po! Tayo! Yay! Opo! Opo! Okay, boost tayo ha! Bandang po tayo ng ulo ha! Sipa daw! Woo! Sarap! Opo! Sa face, ito yung gagamitin natin. Ayan, tayo! Tayo na po! Tayo! Yay! Opo! Opo! Okay, boost tayo ha! Bandang po tayo ng ulo ha! Yay! Say hi everyone! Hi muna! Hi ka muna! Opo! Habang pinapaliguan ni Mami Chris si Liam dito sa bathroom, nagmumultitask din siya. Naglalabas siya ngayon dito on one side. At yung gamit natin yung Ariel Machine Expert. So on the other side, bukod sa pinapaliguan niya si Liam at naglalabas siya, nagluto na rin si Mami Chris ng ulam ng aming pang-agahan / tanghalian. Lately kasi, medyo iba yung gising namin, kaya yung breakfast tsaka lunch, halos iisa na lang. Ano niluto mo, Lap? Sinigang. Tapos nang maligo ang bata. Ang laki ng sanggol, daddy. Tiyo mo siya. Tara, maligo ka na. Ay, mag-beef pala. So, ayan. Alam mo ba, daddy, meron tayong secret ingredient dyan sa sinigang na tinatawag. Ano yan? Meron niyang Pinoy style spaghetti sauce. Kasi wala na yung kamatis. Naubos na. So, ayun. Kailangan natin maging resourceful. O, di ba? Hindi mo naman inisip na may spaghetti sauce yan. Pero, masarap ang kaparin. Teka na. Tingnan si Liam. Kabibihis at kaliligo lang. Very, very active na naman. Magtatakbo na naman yan dyan. Maya-mayang konti. Pawis na naman po ang ating bunting chikiting. Ay, sleep na ikaw? Grabe, kalahati pa lang ng araw. Ayan na. Naglalapat na ako para expired na yung aking pagligo kanina umaga. Anyway, kararating lang pala nitong mga Gluta Lipo products. Pinadala ito sa akin ni Carly Skin. Si Carly Skin Essentials on Instagram. Ayan, meron din silang Gluta Lipo na milk tea. So, maraming salamat. Ito po ay pagsasaluhan dito sa aming tahanan. Although, ang iinom nitong mga Gluta Lipo ng mga juice ay si Daddy Justin para medyo makontrol natin ang kanyang soda intake. At itong milk tea at saka itong kape ay itatry naman ng aking pinsan. Sabi niya masarap daw itong milk tea. Medyo may pagka-matcha daw yung taste. So, kumahin kayo sa matcha. Thumbs up. Thank you so much! Tapos ito si Daddy Justin nyo. Ewan ko kung intentional ba to kasi last time I accidentally bought yung Scott's na yung kulay pula, yung strawberry yung flavor. At nasarapan kami mga adults ang tumira nun. Si Daddy bumili ng bagong flavor. Daddy, bakit ka bumili nito? Is this intentional or it's a mistake? Gusto ko kasi yung Kirkland Signature sana. Mm-mm. Eh available lang sa SNR or Landers. Hindi tayo makapunta ngayon, kaya ito na lang yung second best team or next best team. Alam mo kung pang ilan taon to?
35. Ilan taong ka na? 35. Oh, sige. Si Ayan, si Liam. Gusto niya to. Gusto ni Liam to. Minsan si Liam, ginugupit-gupit ko to ng maliliit. Binibigyan ko siya. Pero madalas kami lang ako makain ito kasi masarap siya. Tayo ngayon ulit sa office kasi tayo ay magsushoot kagaya nga na nasabi sa inyo kanina. So, eto yung mga naka-line up ko ng mga skincare videos. I will do a review kay Olay Retinol 24. Ang ganda nito. To be honest, mas maganda to kaysa dun sa yun nasa red na jar na packaging. And this one, as in super maganda yung Retinol 24 na serum nila. And then I also have your, alam nyo na kagad, kapag napanood nyo to, eto yung ano, 500 peso na skincare na nabili ko sa Watsons, which I will be doing a separate video talking about budgetarian skincare. And I am watching Heart Evangelista on YouTube kasi wala lang, nakaka-inspire kasi yung mga contents niya lately. At dahil nga mainit ang panahon ngayon, kailangan ko na i-retouch yung ginawa kong makeup kanina. As in, parang nalusaw na siya, girl. Wala na siya. So, I'm just going to do a little bit of parang retouch lang sa aking face. Kasi gusto ko kapag gumagawa ko ng mga beauty videos, yung hindi malayo sa katotohanan, yung itsura ng makeup ko. Gusto ko ganun, parang it's my skin color. So, yun ang gagawin natin. And, abangan nyo na lang yung mga beauty videos ko coming very, very soon. Kung may request kayo, comment nyo lang yun sa baba. It's now night time! Tapos na tayo mag-shoot. Itong batang ito, ayan, nandito siya ngayon sa kanyang learning cart, as I would like to call it. Brown! Anong color yan? Blue! How red! Red! How about the other one? Anong kulay yung isa? Anong kulay yun? Green! Blue. No, no, you already said blue. Hey, dark blue. Yan, ano po? Rock. Ito daw, rock daw to. Rock. Yellow. Green. Galing ah. You know your colors ah. Ito po yung itsura nung cart ni Liam. Medyo malaki siya actually kasi nung in-order ko to sa BBN Mommy Essentials PH on Instagram, akala ko mga hanggang dito lang siya. So, sabi ko, ah, sige, perfect size yun. Tapos nung binuuna ni Daddy Justin yung nakakagulat, ang laki-laki po niya. So, bibigyan ko kayo ng tour kung ano yung current na laman ng learning cart ni Liam. So, simulan muna natin dun sa pinaka top level. So, dito sa pinakaunang level nitong ating cart ay andito yung chopping board na binili ko to sa Lazada. Gagamitin dapat namin to sa kusina. Pero ang naging ano niya, naging ending niya, nandito na lang siya sa cart ni Liam para dito naglalaro si Liam ng makalat, nasasapo. Gusto ko hindi masyadong makalat hanggat maaari. Ayan. Tapos lagi akong merong wet wipes dito. Yung wet wipes na ginagamit ko by Pampers, super maganda. As in. Pagkatapos, balikan natin itong basket na to. Itong basket na to ay puno po siya ng mga, ayan, kids safe na mga paint. So, ito, water-based ito, kaya madali siyang mahugasan. Nabili ko ito, ang dami nagtatanong sa akin tungkol dito. Nabili ko itong mga, ilan ba ito? 2, 4, 6, 8, 10 different paints na parang 100 ml siguro ito. Kasama din itong mga paint brushes sa Ma'am and Moms on Instagram din. Ilalagay na lang ni Daddy Justin yung mga links doon sa description box sa baba. Tapos, ito mga popsicle sticks. Nabili niya. Uy! May nail file doon. Ito mga popsicle sticks na to. Galing sa grocery na bili ni Daddy Justin. Ito, the same Instagram handle. Ma'am and Moms. Dun siya.
Tapos ito, galing ito sa grocery. May crayons tayo dito. Hindi ko pa ito nagagamit. Etong harmonica, grabe. If you follow me on Instagram, si Liam goes crazy. Kapag ito ay tinutugtog ko. Samplean ko kayo ha. Liam! Maliban doon, dahil mahilig si Liam doon sa mga naglilipat-lipat, ayan, yung itong ice tray na to, ginamit na lang namin as laruan ni Liam. Tapos ito, as in matagal na, nung huli kong nagamit, lalagyanan to ng baby food ni Liam nung maliit pa siya. Eh dahil hindi naman na siya nakain ng baby food, wala kaming paggamitan. Ito yung ginagamit ko na lalagyanan ng paint kapag magpipaint siya. So, ayan. At merong whiteboard si Liam dito. Sobrang hilig magsulat ni Liam. Pero, nakakatuwa kasi ang alam niya ngayon, pwede lang siya magsulat ng ganito dito, hindi sa mga dingding. Which I appreciate. At maliban dyan, nagpabili ako kay Daddy Justin ng mga sponges. And eto rin, suggestion to ni Ninang Pam. Bumili kami ng mga sponges tapos i-cut namin siya ng medyo parang iba-ibang shapes para kapag nag-paint si Liam, hindi lang tayo limited dito sa mga paint brushes na to. Meron din tayong sponges. So, hindi ko pa to nagagawa. Gagawin ko pa lang yan. Tapos eto, galing to doon sa rooftop. Kumuha ako ng 5 piraso at least para merong napipintahan si Liam na ibang object maliban doon sa parang flat lay na plastic na pinagpapatungan niya every time magpipaint siya. Yung nakikita niyo sa Instagram. Tapos, ngayon, eto, mga parang, ano lang ito eh, mga excess dun sa pinamaskuhan na gift wrapping, tawag dito, mga essentials ko. Ayan, nilagay ko dito. Tapos, eto pang sensory activities na to. Eto yung parang ginagawa kong sand. Ayan, iba-ibang klase ng mga seeds ang aking ginagamit. Hindi ko alam if I should use this, pero I feel like hindi naman siya mabilis mabasag and it teaches Liam to be very careful. So, ito yung mga maliliit na Christmas trees na nabili ko, na akala ko malaki, na dapat gagamitin kong pan-decorate nung Pasko, na nagulat ako ganito lang siya kaliit, kaya pala mura siya. Sa Lazada ko din ito nabili. Mga makeup sponges, ayan, pang sensory din. Mahilig si Liam sa mga ganitong shapes. So, ayan. Hindi ibig sabihin na pang makeup siya na pang-makeup lang talaga siya. So, pwede pa rin naman siya gamitin ni Liam. Dito na tayo sa third level. Ito yung hindi masyadong nagagamit actually. Ito, parang isang buong envelope lang siya ng mga notebooks at saka mga random na mga papel-papel. Ito, galing din to sa ano, sa tagito. Itong si Baby and Mommy Essentials. Para siyang whiteboard. Tapos, pwede mo siyang iganito. Teka lang. Ayan. Tapos, meron siya mga faces. Tapos, may katawan. Pwede ka mag-storytelling sa anak mo. Tapos, bubuuin niya. Ayan. Tapos, may background din siya na pwede mong gamitin. Na hindi masyadong ginagamit ni Liam. Ang ginagamit lang ni Liam, yung mga letters na nandito. Ayan. Yun yung mga letters na yon. So, niligay ko na lang siya sa ref. Kasi, ang hilig niyan, tingnan yung reflection niya dyan. So, kapag napapadaan siya dito, binabasa niya yung mga letters na yan. Itong radyo na to, kay Daddy Justin talaga yan. Kaso, ang nangyayari, si Liam na yung gumagamit. Tapos, nag-download kami ng mga nursery rhymes dito. So, kapag ayaw namin siyang panoorin ng TV, bibigyan lang namin siya ng activities mula sa kanyang learning cart. Tapos, mag-play kami ng radyo. Tapos, may gulong to para pwede ko siya i-transfer sa office ko kapag nandun kami at kasama ko siya nagtatrabaho. So, yun na nga po ang istorya ng learning cart ni Liam. So, kung meron kayong suggestions kung paano ko pa ito mas ma-improve, may mga ginagawa kayong mga activities with your toddlers, please comment below para matry din namin. Tapos, kung may naiisip kayo na dapat tanggalin dito, share it with me din sa comment section and tell me why at saka kung ano yung magandang alternative dun sa mga tatanggalin. Pagkatapos, ito po ay hindi po ito sponsored. Yung mga pinakita ko sa inyo mga products dito sa vlog na to, hindi ito sponsored. Ito binili talaga namin siya. Ang maganda dito, kapag bumili kayo kay Baby and Mommy Essentials PH, free delivery yung ganito nila. Tapos meron pang libreng kasama na yung cloud na shelf.
Basta maganda siya, maganda siya. So, ilalagay ko na lang yung mga details nun doon sa description box sa baba. Thank you so much for joining me in this vlog. Nanamiss ko kayo talaga. Kung may mga gusto kayo na gawin natin sa mga susunod na vlogs, i-comment nyo lang din yan. Salamat for watching and I'll see you again on the next one. Bye!